Hi guys, good morning. So ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano natin i-set up yung ating printer module. So kita ko muna sa inyo yung ating printer. So yung meron ako dito ngayon is yung industrial type na AutoCAD na printer. Pero meron din akong ano yung basic lang or generic yung tipong ganito na pwede nyo rin gamitin. So sa demonstration ko, ito muna yung AutoCAD na printer. So yung module po natin is ito pa yung nagiging ito pa yung module ng ating ano. Tanggalin ko muna para hindi ano. So papansin ninyo, DigiSpark pa rin siya na module. Yan, connected siya sa ating printer. Then yan, may connectors lang siya para dito i-connect yung para sa LCD. Then dito yung LCD natin. So ito yung gagamitin natin para ma-expand yung capabilities ng ating kit para sa printing module. So yung dati, 'di ba, nakasaksak dito yung ano, LCD. Ngayon, before natin siya saksak diyan, dito muna natin siya ilalagay. Saka natin siya i-sasaksak dito. Yan. So ito natin. So before niyan, meron din akong update sa ating ano, uploader. So yung uploader natin ngayon, meron siyang configuration dito na para sa printer. So kung hindi kayo gagamit ng printer, disable niya lang. So pag naka-disable din siya, hindi niya hahanapin yung printer. Pero kahit na naka-enable to, hahanapin pa rin niya. Pero pag wala, hindi niya nakita, hayaan na lang niya na ano. Pero hindi pa rin mag-error yung system natin. So dalawa yung magiging setup. So ito yung print all, ibig sabihin nito pag cogen at saka yung sa automatic, magpi-print pa rin siya. Or pwede rin na cogen only lang. So pag mag-cogenerated na ano na voucher, diyan lang siya magpi-print. So una nating gawin is connect muna natin yung ating device. So take note guys, before pala natin i-ano gawin to, is i-update muna natin yung device natin para ma-accommodate yung printer. So connect natin. Tapos gawin natin siyang punta tayo siya sa config mode. So, kita ko muna yung video para mas clear. So reset natin. Then config mode tayo. So hintayin lang natin siya mag-check ng printer. So i-connect pa rin pala natin yung printer din para ano. Okay. So naka-config mode na siya. Balik tayo sa ating ano. So ito. Mag-connect pala kanina. So, disconnect muna natin to. So, habang nagko-connect ako, hold ko rin muna yung ating ano, ating refresh tayo. Tapos, hold natin yung button. Tapos, connect natin siya. So, dito, unang yung gawin is, ilo-load keys nyo muna siya. Pero kung isa lang naman yung device nyo, ito kasi sa akin, marami kasi akong device eh. So, kailangan natin i-load keys para makuha natin yung device. So, yan. Naka A005. Tapos, ang gagawin ko is login tayo sa ating account. Yan. Kailangan natin siya mag-login. So, medyo mabagal lang yan kasi naka-LTE lang ako. Tapos, click natin yung DIY na printer. So, ito, wala to siyang DigiSpark na kit. So, ito yung pwede sa ating printer. Doon naman sa may DigiSpark o yung mga lumang, ano, lumang kit, sabihan nyo lang ako para eventually lalagay ko rin yung para sa with DigiSpark naman. So, hintayin lang natin. Download lang siya ng
firmware sa ating server. Ayan. Tapos, refresh tayo. COM6, then erase natin siya. So guys, in-erase natin kasi para ma-update natin yung upgrade yung firmware para ma-gamit natin yung printing capabilities niya. Tapos, flash tayo. So yan, itay lang natin. So yan, tapos na. Next is connect natin siya ulit. So connect para initiate natin yung mga transfer files. Yan. So dito na part, wag na kayo mag-load keys kasi andito naman yung mga keys natin eh. So, take note guys, yung load keys is para dun sa mga bagong na lang, for example, bagong bili nyo sa akin, wala kayong kopya, pwede nyo load keys para makuha yung kopya ng key 1 or key 2 or pwede nyo rin hingin sa akin. So, yan. So, since ito, nakasetup na to siya lahat, ang gagawin natin muna, since bago tong ano, bagong firmware, kailangan man natin mag-upload hotspot port folder. So, una, try mo natin yung try natin yung print all. Tapos, upload tayo. Oh, hindi pala nakakonnect. Sorry. Tignan natin. So, yan. Hindi pala nakakonnect yung ano ko, router ko. So, ulitin ko lang. So, yan guys. Then, device upload. Then, generate settings. So, open natin yung console para may makita natin yung ano. Kita lang natin yung nangyayari. So, ngayon, tatay sa ating camera. Tapos, isaksak na natin siya. Then, ang power. Ayan, tapos, reset tayo. So, initializing window. So, take note guys, katulad nyan, hindi kasi siya nag-power on kasi yung printer na to dapat mag-feed lang siya ng one time para gumana. So, ito kasi, iba kasi yung setup nito. Kailangan natin na sabay sila naka-on. Tignan natin. Mali pala. Tanggalin mo natin sa ano. Tapos pa natin sa sila i-on. Yan. Nag-move na yung printer. So, check natin. So, maghulog tayo. Hulog tayo ng saan yung wala yung 10 pesos. Wala na lang. Piso. Ito. 5. Yan. Tapos, press natin. Yan. 776-232. So, yan na yan. Ito nyo ba? 776-232. So, 5. Tapos talyer. Tanayin naman natin ngayon sa ano. Hindi ko lang alam kung gagana to kasi wala akong internet. Pero try natin. Try tayo mag-sign in. Kung ngayon, papayagan ba tayo mag-sign in kasi walang internet.
So, ayan nga. So, try lang natin na kahit walang internet. So, clear muna natin. Try natin siya. Connecting to Bendo. Oops. Try natin naman ngayon is 10 pesos. So, hulog tayo. Generate. So, yan. Nag-print siya kasi nakasetup siya sa print all. So, so yan. 10776308. So, yan. Tama ba? 776308. 2 hours. So, para sila guys. So, pwede nyo i-enable na ano, na nakaganito, para at the same time, kung may maghulog sila, meron silang kopya ng ano nila, ng code. Kasi dahil dun sa mga randomized MAC, so pwede nila i-log out, tapos i-log in ulit yung ano nila. So yan, pwede yung ganun. So try natin yung ano, delete ko muna yung account ko sa ano. Delete mo natin yung hotspot account natin. Para test naman natin yung pangalawang ano, setup na ano lang. Ayan. So, connect natin siya ulit. So, disconnect muna natin. Then, config mode tayo. Connect. So, try natin itong code gen only. Tapos, device upload tayo. Yan. Tapos, reset natin yung device. So, reset natin. So, yan. Printer found. Yan. Try natin ulit mag-ano. Try natin ulit mag-login gamit sa ating ano. Automatic kasi nakaset siya sa code gen only. So, connecting to Bendo. Hulog tayo ng 5. Generate. So, nakalagyan na dito pero hindi gumana yung printing. So, try natin sa code gen only. Naka-code gen tayo. Nagyan natin na 15. Tapos, press natin. So, yan. So, ganito, pwede siyang gumana na sa code gen lang. So, yan. 776464. Tcharang. O, yan. 776464. 3 hours, 15. So, yan lang guys. Pero yung ano pala, take note, yung number of ano lang natin, limited lang tayo sa 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 16 characters lang yung limitation natin lang sa ano, sa printing. Kasi yun yung sa communication kasi. So, pero, pwede nyo naman ipa-edit lang din sa akin kung gusto nyo na may mga iba't iba pang lalagay. Kasi dito natin siya i-burn mismo sa ating DigiSpark. Kung ano yung gusto nyo ipapalabas dito. Okay? So, yun lang guys, yung para sa ating printing. So, available ito sa Shopee. Darating pa yung ano ko, printer ko. So, malapit na. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.